Yan, nakset na ang ating bangon sa inihaw. Wow, sarap ng ating ulam, guys. Good morning, yan. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Hello, yan, na-miss po namin back. Kayo. Good morning po. Ngayong araw, mamili tayo ng, ano, ng nyog na may, ano na, yung tumubo na itatanim natin sa fish pond, itatanim natin sa farm. Pero yung nabili namin ngayon, guys, ano siya, medyo kamahalan kasi nga, ano siya, yung dwarf, tapos malalaki yung bunga niya. Ano siya, 150 ang isa. Nakabili kami ng 3 piraso. Tapos may free pa siyang 4. Maalala ko kayo magpatubo. Tara, let's go. Ina po. Ito guys, yung aming nabili na papatubuin. Ay, itong 3, ano na yan, may tubo na. Sigurado na. Bali, itong 4, papatubuin natin. Sabi nung may-ari, bahala na daw kami magpatubo. Free na yan, binigay niya yung 4. Kasi mahirap siyang buhayin, napakaselan. Ang maraming nakuha na ganyan sa akin. Thank you, te. Ito yan mga ka-dragon. Ganito ang itsura niya. Ano to, nung high school ako, mababa pa lang yun, may bunga na. Kayang-kaya mo siyang pitasin dito sa baba kahit di ka na ano, mag-akyat. Na? Ay, auntie, baka hindi nyo matandaan yung kwan? Yung 3, matandaan niya? Baka hindi nyo matandaan yung 3, ano? Pinagtatalo na guys, na nakapundla na sila. So ayan mga ka-dragon, nandito na tayo sa farm. Ito yung ating lulutuin ngayong tanghali, bulang lang. Nga binili namin yan mga ka-dragon, kasi wala pa tayong mga tanim-tanim dito. Magsisimula pa lang kami magtanim. Sarap nito oh. Bolang lang, dahon ng kalabasa. Saluyon. Walang favorite yan sa Teligaya. Sitaw, talong, tsaka mais. Hindi pa sing uno ga baniit. Awan maalam dita, babasit. Ayan guys, may ilalagayin tayong mais. Bale, itong 3 nabili nating ano guys, dwarf. Dito natin itatanim. Yung hindi siya na nadadaanan para ano mabuhay. Kundo kasi ay maselan. Nagtubo na yung mga kwan, no? Sa ano yun? Sa niya na halaman? Yan. Ang halaman dito na ano. Kunin ko na itong gulay, Peg? Pumiyak na? Hindi, amin. Diyan, nakababurin ko dyan. Yan, sabi ko nga sa'yo kanina ka na. Nakidaw? Kadami nila dyan ang sabaw. Nakabulaklak din yung kwan, o. Ibon-ibon ko to, o. Wah. Ibon-ibon ko to, o. Madami na siguro ang bigas. Ito. Oh, pagkukay mo dyan, oh. Ayun mga ka-dragon, magtanim muna tayo ng ano dito, sitaw na haba. Ito yung sitaw namin na yan, yung green na green yan.
Kasi yung nabibili sa atin daan, yung mapusyaw. Mas masarap yung ano, green na green. Ito, ipaparotor din namin to kasabay nung sa bukid para mataniman na rin namin ang gulay. Ito hindi na namin pinatanggal kasi nga dito yung mga ano, gumagapa ang sitaw, patani. Maganda na magtanim ngayon kasi nga ano na, tag-ulan. Nung nagtanim kasi tayo nun, ano eh, sa lubong sa tag-araw eh. Nagatubo na yung okra ko doon. Kaya ako, nakulangan sa tubig. Saka dilig-dilig lang. Oo, dilig-dilig lang kasi tayo. Sana magtubo dito yung mga inanukong kuwan sa luyot. Yung sa buong ante. Oo, pinag-ahagis ko yun dito eh. Magtubo yun. Mamaya hapon kami mag ano, magtanim ng nyug. Mag ano tayo ng ating lulutuin, blang blang. Ay grabe, nung nakita ko to kanina daw, dalok-dalok kami ni Gigi. Kaya nga eh. Akala mo nakangkas lang sa motor sipping eh. Pagkakita, sige talon, hindi naman kami nagtagal. Kasi ang tagal ko nang din nakatikim nito. Ako din. Siyempre ni Gaya, hindi nagkain. Hindi siya excited. Ba't to? Oh, sayang to auntie, oh, no? Tinanggal nila yung ano. Hindi nila pinag-asawa. Yun ba yung nilang kalupa? Yung bunga. And guys, bali ka-uwi lang namin galing ospital nung ano, isang araw. Dahil si Master Dragon nga nung Sabado, yung last upload ko kahapon, nagpapabak ko kami. Yung kinagabihan nun, tinakbo namin siya sa ospital. Nag 50-50. Muntik nang di makaabot. Ba't yun lang may pangkwanta? Hindi, ibig sabihin si Sakya nag-bomba kaya? Wow! Kasi kami nagsama si Marlon. Kasi isip ko, sabi kong gano'n, ano, sa paano kaya nananakuan yung kwanan? May kuryente naman! Naisip ko sa kwanan. Siyempre, sa sasakyan, wala namang saksakan. Doon ko alaala, ayun nga pala. Si ano pala daw, may oxygen eh. Hindi naman namin alam. Sino? Si Uncle Tirol. Kasi may nebulizer siya pero hindi natin natanggap ng katawan ni Nebo. Talaga oxygen dapat. Magkano din ang oxygen na bumili? Kaya bumili na kami ng sarili niya oxygen just in case. Kaya wag na. Grabe, hirap na. Boy, na. Di paano mo na kuan? Anong oras na atake? Mga ano, alas 10. Buti ka kamo, hindi ko sinarado yung pinto ng kwarto ko. Di ba brown out pa yun? Nagkakuryente lang binagaan? Oo. May ban na ka? Oo, at sabi ko baka mamaya tawagin niya ako na. Kung nga, naka-idlip na ako eh. Oh. Mga last days. Narinig ko na, epeng, may nagganag. Naku, yun na nga. Yung sinasabi ko. Kung nakita ko siya sa kwarto, malaki na yung mata niya eh. Yung hirap na hirap na talaga siya. Inaabol niya na yung hininga niya. Na naka-nebo siya. Ala, sabi ko, punta tayong ospital. Sabi kong ganon. Hindi ko alam kung magpunta ako kila Kuya Dan o kila ate. Kasi nga, pag nag-retyo ako kila Kuya Dan, walang magtingin. Magtingin kay Papa. Di, nagpunta muna ako doon kila ate Kuya Billy. Kaya lang katagal din nila naglabas kay nakatulog na sila. Huh? Grabe yung katok ko doon. Tapos yun si Kuya Billy yung pinatakbay Kuya Dan na ano, ipunta si Papa sa hospital. Bakit? Ayun daw nakita ni Marlon, si Kuya Billy. Nagtakbo siya. Nagtakbo daw siya. Si Papa?
Punta sa ospital. Tumuro man sa iyo. Pangalawa niya na yan, guys, yung ano, talagang nasa critical. Tapos pagdating doon sa ospital, gusto nila tubuhan agad. Hindi kami pumayag. Nagperma na lang ako nung ano, kasi ano rin, ang dami na dito na tinubuhan, hindi rin ano, hindi rin nakasurvive. Paano ka tubo nga dyan? Para magpuan yung ngayon, pero masakit yun, masakit yun. Ipasok yun dito sa loob. Nabuti na lang na puha pa naman sa oxygen. Kaya tinanong ko rin yung si Papa, buti nung ano eh, nakaano-ano din siya. Nung kahit hirap na siya, nag-iling-iling siya. Kung sabi kong, ay, yung tinanong ano, kung gusto niya, tubuhan na kaya? Hindi, maghinto yung ulo niya, nagaganon. Nag-iling-iling. Ayaw niya kuya Dan. Ayaw rin nila ate. Pagkatubo eh. Tatakbo naman yung lig natin. Yung patubo natin. Di ba, Tatya? Okay. Salay ko sa'yo. Ano natin yung patubo? Yung itsura namin eh, Marlon dun sa... Di ba, sa harap ako nag-upo? Talaga nagtayo na ako doon. Para lang matulungan ko si Marlon. Para lang makapahinga siya din. Kahit kunti lang. Nagkasugat na ito yun eh. Na, oo. Ako rin kaya may mga gusto. Sabi ko na paano kayo sa comment na, sana niya yung pagbumba ko. Nawa rin ako eh. Yan, shout out kay Marlon. Yan, thank you so much. Balong. Nag-chat si ate mo Irene doon. Nagpasalamat. Kagabi. Kay Marlon. Ano kayo atayin? Kapatid ni Gigi talaga. Ganun siya oh. Sabi, Uncle Carmel, Uncle! Habang gabumba ng ganun. Uncle Carmel, Uncle! Kasi nga si Rock, hindi makasublat kay siya naman tagahawak ng ganun. Kasi pag hindi niya hinawakan si Papa, na bubunot yung nasa bibig niya. Eh, kailangan namin magdala ng bomba kasi nga, syempre walang saksakan sa sasakyan. Hindi naman pwedeng nebulizer doon. Puy-puy-puy mo tayo na pal. Kung habang nagaganong kami, maglabas din yung ano nun. Kaya mano-mano, alam niyo yung bomba sa bike, yun. Sa mga balon, yun ang ginamit namin. Diba? Bomba Gideon sa kuhan, sa swimming pool namin. Ni Ana yung ginamit. Bago yung sa atin. Iwan kong nagamit nila. Hindi man magkasya doon sa ano, hindi magpasok yung pinaka-host niya. Kaya ang yung nagkakuan sa kanila. Kaya katok din daw ng katok si Pone. Hindi talaga daw makasalita. Kaya talong daw nila kung anong nangyari. Hindi na makasalita si Marlon. Nagkuha ng kuan sa bahay nila akin. Kaya talong daw na akin. Hindi niya daw masabi-sabi. Gustuhin ko pa sanang tagalan na magbumba para mahaba-haba din yung kwan ni Marlon. Eh, na! Daw ako man ang mahimatay! Diyos ko, day! Talagang natutuyo na yung labi ko na wala pa yata isang minuto. Lo, hindi ko na kaya. Ako naman taga-kapag siya nagbumba, ako naman taga-kapit sa ilalim para ano, may pwersa ba? Si Kuya Billy nagsakay din doon? Hindi, nakamotor siya. Kahirap talaga pag ano, malayo ka rin sa hospital. Buti ka mo, may service pa eh. Kung tricycle yan, hindi talaga nakaabot yun si Papa. Kala ko nga nung nasa Maruta kami, banda. Nasa Maruta kami. Kala ko ano na. Kala ko patay na. Kaya paano, nakagano na lang siya oh. Nakaganon, nakamulat. Hindi na magkidem. Nakanganga na lang siya na ganon. Tapos, ginapasok na rap yung ano eh. Sabi niya, na-rap daw eh. Kuya, ay kuya Dan, bilisan mo. Ginakagat na ni Uncle yung dila niya. Si kuya Dan eh, gangatog yung tuhod niya magmaneho eh. Buti na lang. Magkakapun. Magkakapun. Saan tiligaya sana yung sinama mo? Pag-agamal lang. Nalalo. May samoy. Magkakapun. 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 Magkakapun.
Kaya medyo masama din yung pakiramdam ko kay talagang ano, puwiat, pagod. Saka ubo, sipon. Sakit ng ulo. Nung ano pa lang, no, nung padilim pa lang, tinanong ko na siya na, ano, magpunta tayong hospital? Madi, sabi niyang gano'n. Ay, pero nung kasi na napapansin ko na, na ano, na panay na ang balik-balik niya sa kwarto, na ganebo. Ay, pakiramdaman niyo yung sarili niyo, eh, sabi kong gano'n. Tapos nung pinainom ko naman siya ng kwan, eh, parang hindi ko na rin siya narinig mag-ubo-ubo, eh, kala ko okay na. Pala. Nung mga bandang alas 10. May burang itam amin na. Mabukto nga magbaka ng kagawa. Yung kwarto. Yan, luto ng ating mais. Ang sarap niyan. Magmerienda muna tayo ng mais habang nagluluto. Mag-ihaw pa tayo ng ano, bangus. Okay, ito na ang ating ano, gugulayin. Hindi na tuloy. Ahos natin, ha? Yan. Merienda tayo, guys. Ito lang yun, ante. Bakit ganyan? Hindi, hindi merienda. Mais. Papamad mga mais. Ang kaya galing to? Baka hindi kaya doon kay Kwanmante. Ito, masarap kay pangguyan. Ang kaya hindi papa mo doon. Anong bawang ay, baka kay Munik. Pagkain niya. Pupuntayin dito. Sabi niyo, magkain lang. Baka kay Munik. Kaya nga huwag mante ay alatan. Magkun sana eh, mga gulay sana ang ulamin niya eh. Ayan ang gulay. Kahit, munti lang ilagay na bagong. Ikaw ang maggulay. Do. Yan, nakset na ang ating bangok sa inihaw. Ayan na, ayan na ang ulan, guys. Ang dilim. Harap sana maligo eh. Ante, pwede na yan? Yeah, pwede na daw yung saba dito. Dalhin na lang namin sa Manila. Pag lumuwas kami. Kaya lang, ano, malilit yung ano niya, bunga. Ito naman, guys, yung tordan. Ewan ko lang. Pwede na yan? Pahinogen? Lulit kayo nga. Tapno mi yuda. Pore Domingo ko nga tayo natimbol. Tapno mo ko. Medyo dari-darida ang basi yung mga ko. Di na, ewan. Tapi ka man. Palilit pata dyan. Layan na yung ulan. Oh, ayun na sa bundok. Baka mabasa tayo dito sa kubo ah. Nagkakulog, guys! Ito ang ayaw namin! Kung ulan lang sana! Walang kidlatan eh! Wala mong tayong nuya! Suka sana! Pagbibingayan tayo na! Wag rin daw hapo eh. Wow, sarap ng ating ulo, guys. Tapos umulan pa. Sarap magkain. Sarap.
sarap pa pa kinin. So, di ba? Puro dahon, guys. Malunggay, kalabasa, saluyot. Sarap. Ayun, guys. Hindi kami makakain. Andito kami sa ilalim ng ano, oh, ng lalesa. Ang lakas ng kulog at kidlat. Nakakatakot. Yan yun naman ang tsura namin dito. Parang mga basang sisew. Ginatawanin kami ng mga dumadaan dito. Samantalang sila baliwala. Nagugutom na kami mamaya na ulit. Ginapapatay na ng tiligaya. Baka daw tamaan kami. Ayan. Kain na tayo, guys. Sana wag na magkudlak. Hindi ako makapag-video eh. Pinapapatay ni Tita Ligaya. Delikado. Mabilisan lang siguro ito. Siguro hindi na kami makatanim ng ano, ng nyog sa isang araw na lang. Kaya buka. Makasitis ba ako? Madi ako makasitis ba? Ha? One. Daba na ito patay. Ang pasahin nyo, no? Wala kang balak? Hello. Gusto nila dito na kami sa ilalim magkain. At nakatago. Hirap. Sarap, guys. Makatago siya. Nagkidlat na lahat. Ayaw! Ilan ko lang ito naman. Kapag makain tayo, paano mangyari? Kasi nga, may pangontra daw yan, yung luya. Saan nakatago pa rin ka?
Alam ko na kami yun, no? Ha? Alam ko na. Yung mga plot na. Pilat siya niya, nare-remedy niya. Guys, bali pa uwi na kami. Hindi na kami nakapagtanim ng nyug. Kasi mukhang hindi matitig yung ulan. Uwi na kami. Bago pa kami abutan talaga ng malakas yung ulan. Marami yung tubig dito. Kita kits po ulit sa susunod na episode, mga kadura. Bye-bye!